Hello, I'm John, and this is Modular Cabinet Information Number 3. Okay, bakit kailangan nyo malaman ng bawat parts ng isang cabinet? Kasi para paggagawa kayo ng mga cutting list nyo, di ba, plinano nyo na yung cabinet nyo na gagawin. Paggagawa kayo ng mga cutting list nyo, alam nyo kung anong pyesa yung bawat tinatabas nyo. So, dapat alam nyo kung anong tawag sa part na yun, anong tawag dun sa tinabas nyo na yun, para alam nyo kung saan nyo yung lalaminitan nyo, at alam nyo kung saan nyo siya iskulan. At pag inassemble nyo, alam nyo kung ano yung mga nakalagay dun. Saan siya ilalagay. So, okay, simulan natin. Okay. Ito yung ginawa kong cabinet na hindi ko pa na-deliver at na-install. Okay. Itong parts na to, isang buhay yan. Isang mahaba kasi to. Isang mahaba yan. Yan. Pero yan, modular nga ang tawag. Kaya pinagdidikit-dikit siya kapag ini-install na. So, ang tawag dito sa part na to ng cabinet is bottom. Tawag dito, dalawang to, is sidings. Ayun naman tawag doon, is top. Tawag dito, shelves. So nakita nyo, doon sa tinuro ko, gumamit ako dito ng adjustable shelf support. O yung tinatawag na stud. Ayan yun. So ganyan yung siya gagawin, yung stud na yan. Para na-adjust siya. So dapat may mga ilang butas pa yan dito. Pero hindi ko pa ginagawa. Ngayon, ayan ang shelves, adjustable shelves. Pwede naman fixed shelves, pero mas better kung adjustable siya. O may isa ka lang naka-fix sa gitna, pag ganyan katataas. And then, tawag dito, pinto. Okay. Ito naman ang divider. So, yun ang pinagkaiba nun. Ito, divider. Ito, shelves. Divider, shelves. Kasi iba nalilito dun. Okay. Ngayon, meron naman akong plint dito sa baba nito pag kinabit na namin. Lalagyan namin siya ng plint, yung adjustable legs. Ngayon, may baseboard pa yan. Ang tawag sa baba niyan, yung mahabang pagkinoon, baseboard. Pag nasa taas naman, ang tawag doon, headboard. So, kunyari, may awang ka dito sa gilid. Pag nilagyan mo yan ng isang mahabang kahoy dyan, tawag doon, pillar. Ngayon, sa likod niyan, para ma-screwan mo siya sa dingding, lalagyan mo siya ng brace. Pinaka-brace niya. Kasi tawag dito, backing. Ito naman, backing to. Made of one port na plywood. Sa likod niyan, meron kang brace na gitna para dun ka mag-i-screw pag dinikit mo na siya sa dingding. So guys, ito ang concealed hinges. Concealed hinges yan. So kung nakikita nyo, three-way yan. Pwede mo i-adjust pataas, pababa, papasok, palabas, at saka pwedeng paabante at paatras. So, yun ang magandang hinges na ginagamit pag ito. Tapos, kapag malakihang pintuan, tatlong bisagra ang ginagamit ko. Tatlo. Pag ganyan kahaba. Tapos, dalawa naman pag maliit. Okay, so ulitin ko. Yung nasa baba na yun, ayun yung bottom. Top, sidings, and then backing. Yan, tapos pinto. So ngayon, ang way ng pag-assemble ko, kung may kita nyo, is yan, sidings, then nasa loob yung top and bottom. Ganyan ang pag-a-assemble ko. So, yun.
Ayan ang sample works ko. Susunod, tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng cutting list para kapag gagawa kayo ng cabinet nyo, isusulat nyo muna lahat ng cutting list nyo para at least dire-diretso ang pag-ano nyo. So sa mga nagtatanong, ang una ko pong nilalaminate talaga dyan sa loob, then tsaka ko siya assemblein, tapos tsaka namin ilalaminate yung labas. So kung nakikita nyo, walang screw nakalitaw na pinagkabitan. Tapos dito meron, pero gumagamit ako ng screw cap. Ayan, kung makikita nyo yan, ayan yung screw cap na tinatawag. Okay, so hanggang sa muli, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe nyo na ako, tapos click the bell icon para at least notify kayo sa tuwing nag-upload ako ng video. Salamat, at sa ibang hindi pa nakapanood ng mga video ko, panoorin nyo. Click nyo lang yung account, yung channel ko, tapos check nyo lahat ng video ko doon para marami kayong matutunan at makita nyo kung paano namin ginagawa lahat. So thank you, salamat sa lahat, God bless.